Ipinagutos ng Department of Interior and Local Government Secretary Man Rojas na magkabita ng mga tinatawag na gas leak detector ang lahat ng mga gusali sa Bonifacio Global City. Yun yung mga gusali doon ang gumagamit ng tinatawag na LPG Centralized Facility. Ipinahayag ngayon ilang linggo matapos yung pagsabog sa 2 Serendra na dulot di umano ng sumisingaw na gas. Nakatutok si Emil Sumangin. Ito ang itsura ng isang gas leak detector. Isang aparato na ikinakabit sa mga tubong dinadaluyan ng gas na sa oras na makalanghap ng leak ay otomatikong nagsha-shut off mag-isa para maiwasan ang isang gas explosion gaya ng nangyari sa 2 Serendra. Ang gas leak detector na ito, iminungkahi ng isang occupational safety health consultant na nakapanayam ng GMA News kahapon. Tinatayang 40,000 piso ang aparatong ito na ikakabit sa bawat unit ng gusaling may LPG distribution system. Nangyaring gas explosion, it could have been prevented. But the thing is, ginawa ba ng lahat ng pamamaraan ng ating building owner para maiwasan yung ganong pangyayari? Sa meeting kanina ni DILG Secretary Mar Rojas sa mga kinatawan ng 61 gusali sa Bonifacio Global City na gumagamit ng LPG Centralized Facility, inutos nito sa bawat developer at building owner ng Global City na magkabit ng gas leak detector. Yung check-up sa loob ng unit, iba doon sa check-up sa bitukan ng building mismo kasi nandyan yung mga manifold, yung mga controller at iba pa. No? So iba ang check-up doon sa 61 buildings, iba naman yung check-up doon sa 2,600 apartments or units na yun. Simula bukas hanggang sa katapusan ng Hulyo, babalangkas ng inspection checklist ng DILG bago nila isagawa ang random inspection sa mga nakatayo at itinatayong istruktura na gagamit ng LPG Centralized Facility. Kung gusto nilang magpatuloy na gumamit ng gas, magkakaroon tayo ng standard na detector konektado sa automatic shut-off. Para sakaling matrip yung detector, automatically magkaka-shut-off doon sa unit valve na yon. Sa loob ng 45 araw na ibinigay na palugit ng DILG sa mga developer ng mga commercial at residential buildings sa Bonifacio Global City, isa-isa na nilang i-inspeksyonin ng mga gusali at i-re-require na gumamit ng mga gas leak detector. Babalangkas din daw sila ng mga kaso laban sa sinumang hindi tutupad sa reglamentong ito. Sa investigasyon ang Rojas, lumalabas na karamihan sa 48 nakatayong gusali sa Bonifacio Global City na gumagamit ng LPG Centralized Facility, walang gas leak detector. Sa kaso anya ng 2 Serendra, ayon sa patuloy nilang investigasyon, wala pa silang nakikitang ebidensyang magpapatunay na may gas leak detector sa bawat condominium unit, partikular sa sumabog na Unit 501B. Sa aming investigasyon, merong mga detectors pero hindi pa clear kung per unit or doon lang sa mga risers or shafts. Tumanggi nang magbigay ng pahayag si Rojas tungkol sa kung tumbok na ba nila ang naging main source ng gas explosion sa 2 Serendra dahil ito'y under investigation pa. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.